Okay, this will be a medical video and outline lang nung tao ang papakita natin, no? Balipedya siya, no? Outline, ito yung ulo, dalawang kamay, no? Outline lang, no? Tapos annotate na lang natin. Medical video to, ah, medical. Okay? Hindi siya makahinga. Gawa nung may problema, ay. No, dapat yung... Ano, okay na? Oo. Tara na. Nauubusan na ng oxygen, iyan. Mamaya, baka nasa bahay naman. Hindi. Pag may convulsions, binibigyan natin na oxygen. Ayan, no? Ito yung start. Ito yung start, ano? Bibi ko, bibi ko. Bali, magalaw-galaw yung kamay niya. O, ayan, no? Akit baba, no? Akit baba yung kamay, no? Ayan, no? Nag-stretch yung kamay, no? Hindi, ano? Nag-stretch yung kamay. Okay, up and down, no? Tama yun, ano? Nakatagilid, tinatagilid nila, no? Yung mata, nakatitig lang, no? Kumbaga, ang tawag natin doon, nakatitig sa kawalan, no? Titig na titig, no? No. Ayan, no? Yung eyes niya, nakatitig lang, no? Sa isang place lang. Nagsisissure na siya, na nagkukumbulsyon na. Titis, dalawang beses na. Okay. Bebe, bebe. Andali, sandali. Actually, nadala na nila sa doktor at alam na nilang nagsisisyon, nagkukumbulsyon yung pasyente, no? Ang kailangan dyan, pag ganyan ang pasyente nyo, idadaling uli natin ASAP sa hospital pag may ganyang actual, no? Pero kung wala namang actual, ipa-private consult natin, tataasan ng dosage, okay? Tataasan ng dosage nung binibigay na anti-convulsant, no? Yung binibigay na anti-convulsant, pine-prevent niya lahat ng mga ganitong pangyayari the whole day, okay? The whole day, no? Kasi, kaya natin binibigyan na anti-convulsant na yung mga konting side effect, yung buong araw na walang gamot, no? Yung buong araw na walang seizure, na yung mga side effect yun, eh, no? The more na mag-zero seizures ka per day, the better, no? The better para sa pasyente. Ayun yung ulo, no? Nakatitig lang. No? Nakatitig lang sa kawalan, no? Bebe, bebe. Nakatitig. Ayan, gumagalaw na naman, no? Ayun, no? Ang tawag dyan, flexion, no? Nag-flexion naman yung kamay niya. Kitang, obviously, kitang-kita mo na yung nagkukumbulsyon, no? Ayan, no? Umaakit na yung kamay, no? Nakatingin lang siya sa kawalan, no? Straight ahead lang ang tingin niya. Nagkukumbulsyon na yan, no? Pag ganyan, tataasan ng dosage, no? 2 minutes na, uy! Antigon mo nga, 2 minutes daw, no? Sabi nung nagsasalita, diretso-diretso daw yung convulsions. 2 minutes daw, no? For me, opinion ko lang, no? Mahaba na yun. I-tricycle na daw. Dapat kanina pa, no? Start ang seizure, dali na sa ospital, no? Okay. Hindi mo obserba. Kasi alam mo nang may ano eh, may convulsion eh, no? Okay. Yung pediatrician niya, tataasan ng dosage niya. Yung pediatric neurologist niya, tataasan ng dosage, no? Hanggang sa mag 0 to 1 per day na lang siya na short seizure lang, no? 0 to 1, gano'n, no? Gagamutin din yung medical condition ng bata. Parang maraming pleme, narinig natin eh. Ay, ba't mo? Nagkakagano yun. Topic, walang sakit. Epileptic daw, yung di daw talaga nakikita kung saan ang gagaling yung sakit pag gano'n. Yung ano, yung kung saan ang gagaling, lalagyan siya ng ano, EEG. Okay, EEG. Makikita what part of the brain nagpa-fire, no? Technical na yung sinasabi ko, no? Nagpa-fire, no? Continuous firing. Technical na yon, no? Pero makikita mo what part of the brain sa EEG, no? Kung saan nagpa-firing, no? Kung saan nagpa-firing, ibig sabihin, no? Dun nang gagaling yung mga nerves na nagpa-firing, no? Dire-diretsyong firing. Technical term yun, no? Sorry for the technical term.
No, yun ang cause ng convulsions, no? Tara na. Bibigyan ng gamot para hindi na sila mag-firing, no? Sabay-sabay sila nag-a-activate, no? Yung neurons, no, sa brain. May part ng brain niya na nag-a-activate, no? Hindi, anak, hindi. Sus, mariusip ko. Ayan, no? Bibi ko. Ewan ko kung kanina pa nagsisissure, tapos ngayon lang nag-iba na naman ng, ayan, no? Dadalhin na natin sa tumataas yung braso, no? Tumataas yung braso, okay? So, that's the end of the video, and subscribe and follow and subscribe. O nga pala, no? Nakagawa na ako ng more than 700 videos. Try nyong balik-balikan yung mga videos ko, may mga medical doon, no? Marami nyo kayong matututunan sa mga medical videos ko, no? Marami, no? Panoorin nyo lang yung buong video, marami kayong matututunan. O nga pala, no? Yung mga videos ko na medical, rare akong magbanggit ng mga technical term, highfalutin term, no? Mga gano'n, no? High-sounding terms, no? Basically, di ako gumagawa ng gano'n. Tinatry ko lang na, ano, no? Na in layman's terms, no? Kamukha nito, no? Pansinin nyo, Tagalog ang, ano ko, no? Tagalog ang presentation ko ng video ko, no? Hindi ko na in-English siya, no? Mas madali kasi magkwento ng medical kung Tagalog ang sasabihin mo, no? Tagalog ang medium, no? Panoorin nyo yung mga videos ko, lalo na yung mga medical, no? Very practical or very down-to-earth, pang lay people talaga yung mga paglalahad ko, pagkikwento ng mga medical terms, no? Medical situations, what to do. Okay? Eto, asap dali mo sa ospital, no? Ganyang situation, asap dali sa ospital, no? And bibigyan ng oxygen at saka baka bigyan ng single dose, no? Ng anticonvulsant, no? Tapos, no, later, babalik tayo dun sa pediatric neurologist natin, no? Siya na yung mag-a-assess na dadagdagan ng dosage, no? Tapos, observahan ulit, no? Ilan ba times per day ang nagsisissure? O nga pala, no, mahalaga pala malaman, ano? Yung seizure, malalaman mo, nagbiblink yung eyes, nakatitig, no? Kahit walang gumagalaw na arms, forearms, no? Braso, kamay, walang gumagalaw. Paa, walang gumagalaw, no? Pero nakatitig lang, no? Yung parabang, ano, no? Parabang 2 years old and below, nakaano lang, nagde-daydream, parang ganun lang, no? Nakatitig lang sa kawalan, no? Nagsisissure na yon, no? Pag ganun, no? Hindi gumagalaw, no? Paano magsisissure? Nagkukumbulsyon, eh wala namang gumagalaw. Pwede yun, no? Sa mata lang na nakatitig lang, no? Ganon, no? Nagsisissure pa rin yun, no? Kahit walang gumagalaw ng mga braso, kamay, paa, no? Pwede nagsisissure na yun, no? Kasi wala naman nagde-daydream na, ano? Sinabi ko lang, it looks like, no? It looks like nakatitig lang siya na dire-diretso at walang ano kamalayan sa kapaligid, no? Nagsisissure na yun, no? Yun ang pinakamahirap ma-determine kasi akala mo natutulog lang pero nakadilat ang mata, no? Na iba naman, minor lang na paggalaw ng daliri, no? Ano lang, hindi mo mapapasin, imperceptible ang English term doon, no? Imperceptible movement ng mga twitching, no? Twitching ng fingers, gano'n, no? Nagpagkakukumbulsyon din yun, no? Observahan mo siya, no? Overall, kung ano yung nangyayari, no? Ideally, i-video mo yung pasyente, dadali mo sa pediatrician mo, no? Pediatric neurologist. O nga pala, no? Ideally, kung pwede, wag mo dalhin yung pasyente, ano, no? Na walang, ano, walang convulsions. Kasi hindi makikita ng pedya mo, no? Except kung binivideohan mo. Ideally, bibidyohan mo dapat. Yung video yung papakita mo sa pediatric neurologist. Magagets na yung makokorrelate, okay? Malaking tulong yun, no? Yung mga video. Pero bago mo video, dali mo na kagad sa ospital, okay? Nag-convulsion sa bahay, dali mo na kagad sa ospital. Just to be sure lang, no? Wala tayong ibang problema. Okay? So, panoorin lang yung 700 videos ko, no? You learn from those videos. Subscribe and follow and subscribe.